Skastakli, may hamon sa mga rapper na nandidisa sa kanya at sa mga kasama niya sa grupong X-Battalion. Ito ang Icon Speed, pero bago tayo magsimula, please subscribe. Huwag mo din kalimutan na i-click ang bell button para lagi mo nakikita ang aming bawat update. Hindi na mabilang ang mga iskandalong kinasanakutan ng rapper na si Skastakli. At ang pinakatumatak sa mga katulad niyang rapper ay ang pahayag niya tungkol sa mga matatagal ng rapper na hindi pa rin sikat na siya namang nagpainit sa mga old school rapper para i-diss siya. Hindi old school rapper ang gumawa ng diss kay Skastakli. Maging ang mga aspiring rapper na nagsisimula pa lang sa kanilang karera ay gumawa na din ng diss kay Skastakli. Akala mo may tira. Maging ang rapper vlogger nga na si Makagago ay hindi rin natuwa sa mga pahayag niyang ito. Mga kahombre ko, siguro naman nabalitaan niyo yung bullshit na naman ni Skastakli. Bali may video siya na ganito kung saan nagsasalita siya. Okay, Skastakli, una sa lahat, alam mo pare, sobrang talentado ka. Ibang klase. Mga kahombre ko, kahit na itanggi niyo at hindi niyo itanggi, this guy is pure talent. Skastakli equals big money kasi sobra siyang talentadong tao. Napakagaling, napakahusay bilang rapper. But then again, sa pagiging daril niya, sobra niyang bullshit. Mas bulilyaso pa siya ni Zainab na hinawahan niya ng tulo. Bulilyaso big time. Can you freaking imagine, mga kahombre ko? Para sa mga kahombre ko na gustong mag-rap at aspiring na rappers, huwag na huwag kayong magpapa-apekto sa sinasabi ng tao na to. Okay, kasi you know, ganyan talaga. Lahat ng tao nagsisimula sa sobrang baba. Walang makikinig sa'yo, wala ang subscribers. But then again, kapag tinutuloy-tuloy mo yan, at the more na mag-umabante ka sa rap career mo, the more na umabante ka sa pinagagagawa mo sa buong buhay mo, alam nyo, mananalo at mananalo kayo. That is life. Parang business, mga kahombre ko. Pagka-open mo ng business, hindi naman agad-agad malakas ka. It will take a lot of time for you to have subscribers. Gets nyo yun? Kunwari, sa MG's Kahombre Fitness. Okay. May mga times na busy, may mga times na hindi busy. But then again, that is business for you. Ayun yung mga tao na si chinecheck yung pagkain mo and then they will subscribe on you kung nagustuhan nila yung pagkain mo and they will be the one who will keep you in game, who will keep you in business. Exactly ganun din sa rap game, mga kahombre ko. Sa rap game naman, sa YouTube, sa Facebook, kung nagustuhan nila yung content mo, then they will subscribe on you and they will continue on seeing you, on watching you, and they will be yung font ng money mo. That's how it works, Skastakli. Maging ang kagrupo nito na si Mark Maglasang ay hindi rin ikinatuwa ang sinabi na ito ni Skastakli at siya na mismo ang humingi ng dispensa sa mga followers nila. Ito lang nakaraan ay naging usap-usapan din ang mga Facebook post ni Mark at inakala ng ilan na ipinagtatanggol o kinakampihan niya ang kanyang kagrupo. Sa post na iyon ni Mark, makikita pa na nagkomento ang isa sa lehitimong gangster rapper na si Supremo ng Krusada. Sa komento na ito ni Supremo, pinaliwanag nito ang side nila kung bakit maraming nagagalit kay Skastakli at kung bakit nadadamay pa pati mga kagrupo nito. Ayon pa kay Supremo, si Mark Maglasang daw ay pwede nilang respetuhin dahil sa maayos daw ito magsalita. Pero sa kasama daw nito ay hindi raw nila ito basta may bibigay ng ganang-ganan na lang. Sa mga bago sa eksena na hindi pa kilala kung sino si Supremo, siya ay membro ng rap group na Krusada na under naman ng record label na Donggalo. Matatandaan, nakasama din ang Salbakuta na nandidis si Supremo sa mga rapper ngayon na kumakalaban sa Donggalo gamit ang kanyang alter ego. Ang maagang yumao, sumagot ang mukha ko sa mga kapaho ng Krusada o Donggalo. Warlord! Atawag sa amin! Warlord! Awag ka na ako!
bahala. May hamon naman si Skastock Lee sa mga nandidis sa kanya, pati na sa kanyang mga kagrupo. Sa kanyang Facebook post, sinabi nitong, "Wish nyo nga mga diss nyo sa amin, wish nyo lang." Ito ay kasabay ng mga post niya sa social media kung saan nag-perform sila sa Wish Bus. Na hindi lang ang mga old school at new school ang nagbabangayan sa social media. Pati ang mga kanya-kanyang fans ito ay nagbabangayan na rin at nagkakapersonalan na tulad ng founder ng Mariang Brutal na si Lady Kim The Boss na napagkakamala namang suporta ng Dunggalo dahil sa kanyang mga reaction video at reviews sa mga nilalabas sa magkabila ang kampo. Ang baduy ah. Pero yung lyrics niya ngayon, medyo naiiyak ako. Pansin nyo. Medyo naiiyak ako doon sa sinabi niya. Ewan ko, nagiging emotional ako. Bakit? Ha? Bakit? Hindi lang kasi ano eh. Ayan, naiyak ako. Oh my God. Ewan ko yung reaction ko. Naiyak lang ako. Basta naiyak ako sa rap game kasi asawa ko yung rap game. Sorry ah. Naging emotional ako dun sa verse niya na yon. Yung binalikan ng ni Soiti. Kasi nga, mahal old school ako. Diba? So, sa nangyari, sa naganap, nasasaktan din ako sa mga, yan, mga dati na tinawag ni Kiel kasi narinig ko na yung Kiel na ano, yung kanta ni Kiel na Unggoy, yung sa huli sinabi niya mga dead MC. I'm so sorry kung lalabas man na bias to. Hindi pwedeng maging dead MC ang mga nauna, tandaan nyo yan. Kasi habang tumatagal, nakikita ko kung ano talaga yung nangyayari, kung ano yung nangyayari. Respeto kasi, kumbaga yun yung hinihingi nila eh. Kumbaga parang nababoy kasi, sa totoo lang. Hindi sila bully, sila yung na-underdog dito. Kami, masasabi ko, sige, kami old school. Hindi, actually, huwag ako isama eh, kasi wala naman ako doon. Ayun lang, masakit lang yung parabang ano to eh, parabang sa sinabi niya, parang, ano eh, hindi, maangas talaga, pero yung parang, kung titignan mo, dahil asawa natin yung rap, dapat tayo unity eh. Hindi yung ano eh, kumbaga parang, kuya nyo kami yung nauna, wala kayong respeto sa amin, tatanda din kami, mamamatay din kami, tapos bababuyin nyo lang din yung ganun, yung kultura na ano. Siyempre, naging emotional ako doon sa sinabi niya. Bago sila maging ganyan, baga, halos dumaan din sila siguro sa mga sa butas ng karayong bago sila, ano, diba? Pinaghirapan din nila yung narating nila ngayon, okay, para maging old school rapper. Oo, lahat-lahat naman mahal, lahat naman naaano, lahat naman kasi talaga. Hindi sila magpwedeng magpapatapak din na gano'n-gano'n na nasa, lang, diba? Oo, siguro kasi nasasaktan ako to the point na ano eh. Kasi nga, di ba, mga ano yan eh. Kumbaga parang kung sa US sila Dr. Dre, sila Tupac. Ngayon tong mga new era, yan yung mga bago pinapakinggan natin. Like, sino ba yung mga artists ngayon? Kumbaga, itong mga luma, parang madi-describe ko as mga Eminem, ganyan. Hindi ko pwedeng sabihin sa skills o ano, kasi nga, inaano nila, ano daw, 1-to-1 to mag-rap. Yung nursery, ganyan, hindi na nag-grade 1. Nasasaktan ako, sorry ah. Mga saka, kapag kami event, no, share ko lang dati, no, nung maano pa, meron ako mga nakakasamang old school rapper na, kasi ano ako, observer ako eh. Ang gawa ko sa event, pag ano, kakanta ko, uuwi na eh. Ganun ang kalakaran ko eh. So, meron ako mga nakakasabay na old school, ganyan. Picture-picture, kaya tanguan, gila, kilala ko to, ganyan. Pero alam nyo, sa totoo lang, ano, napapansin ko din to. Minsan na ano ko, kasi parang na-OP sila. Na-out of place sila, sa totoo lang. Siguro ako, hindi lang ako na-out of place kahit na old school ako, kasi meron pa rin ako mga lumabas sa kanta, pero matagal na. So, parang minsan ako siguro bilang kapwa rapper ko, ganyan, nasasaktan din ako. Ayoko rin kasi nang may ina-underdog, ayoko rin nang meron nabubully. So, ayun lang sa akin. Nalungkot lang ako dun sa sinabi niya talaga niya yung hanggang ngayon, no? Diba? Parang ano kasi, hindi, parang oo, nagmamatapang, pero sa part na to, parang sinabi niya na mamamatay din naman kami, parang ano, hindi nyo kami nirespeto. Ewan ko, basta, nagiging emotional ako, I'm so sorry, ano ba? Diyos ko, wag ganito! Parang, ang dami kong gustong sabihin, pero ayoko kasi, kumbaga ako, baka may mga sumama ang loob eh. Yun din yung iniingatan ko. Anong ginagawa niyo sa akin ngayon, parang ganun, babalik din sa inyo. Oo, yung ganun. Parang, nagtanim ka ng maganda rin yung ano sa'yo, diba? Pero pag, nagtanim ka ng
Kasi parang nag-flashback sa akin nung Donggalo pa ako. Yung kasama ko yung kasama ko yung HP and especially si Kuya Richard, puro bodok, si Jordan, ayan. Parang, kasi diba kasama sila dun sa coffee party. Ayun. So, parang, yun nga, naisip ko na, yun nga, nasasaktan din ako sa lahat ng mga nangyayari dahil nga may kaibigan ko din sila, Abaddon, si Smug, si Kel, hindi ko pa siya nakakaharapan. So, kaya ayoko din magbitaw ng mga salita kasi yun nga, iniiwasan ko din na ano eh, baka may masaktan ako, maano, kaya gusto ko sa gitna lang ako, talagang natamaan lang ako dyan, na-imagine ko lang na parang ano eh, parang nag-flashback sa akin lahat, tapos parang na-imagine ko lang na parang parang magulang mo, winawalang hiya mo, parang ganun eh. Ewan ko, baka sabihin nyo ang OA ko, ano, basta na-feel ko kasi pag rapper ka, asawa mo na yan eh. Tumanda ako ng ganito, nandyan pa rin yan eh. Pero alam ko yung limit ko. Alam nyo, alam ko yung limit ko na aalis din ako dito, gaya dun sa Q&A ko dyan, kung bababa kayo sa mga video, sinabi ko na panahon nyo na. Kasi hindi naman lahat ng baguhan bastos eh. May mga baguhan din na talagang marunong rumispeto at alam ko na nandyan kayo. Yung about kay Bibe kasi, matagal na yan, nakakakitaan siya ng attitude, ganyan. Ako din, guilty din ako, nasabi ako ng yabang neto, ganyan. Kasi binase ko sa mga nakikita ko sa Facebook and all that. But I don't know him personally. Hindi ko alam kung ano talaga ang ugali niya. Pero yun nga daw, mayabang nga. Tapos nakita ko nga yung lasing daw siya. Tapos sinabi niya na wag na kayong mag-rap. Pero totoo naman ah. Oo nga, yun nga yung sabi, ba? Diba? So kung ganun yung attitude niya, tapos kinagalit tong mga kuya natin, kasi ganun yung ano eh, ganun yung ginawa niya. So ewan ko, huwag niyong masyadong hanapan ng butas. Enjoy lang natin. Pasensya na kayo, sorry ah. Naging emotional lang ako talaga. Samantala, sa ibang balitang hip-hop naman, kapansin-pansin ang tila pakikisali na ni Mike Maglasang, aka Honcho, na founder naman ng X-Battalion, sa mga tumitira sa kanila ng grupo niya. Napapadalas ang pagpatol nito pati sa mga supporter ng mga old school rappers sa social media. Sa gustong mapanood ang video ng aming pagtalakay tungkol dito, ay i-click lang ang video na inyong nakikita sa screen pati kaya tignan ang link na aming nilagay sa comment section ng video na ito. Sa susunod na video ulit.